Golden Boy, Real Guide to Treasures ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga treasure underwater or treasure in the creek, Yamashita signs and symbols na ginagamit ng mga Hapon noong World War II. Ito'y mga nakatatak sa mga bato malapit lamang sa river at creek. Bago tayo magpatuloy, of course, shout out muna tayo. Okay, shout out muna tayo kina Arturo Paangay. Shout out kay Pips Gilmar, Cirilo Jaom, George Dalton Napi, Hyacinth Octimia, Rimilito Katamura, Glenn Mario, Danny Flores, Cesar Pipino, kay Ohana Digital Films, Tating Naliman Salay. Shout out din kay Leo Fire Dragon, Gilbert QB, kay Rex Alipo, Pango Sylvester, Alex Bansina, at shoutout din kay Melvin Guat, Robert Cabunelas, Angelito Capistrano, Cirrus, kay Julie Mar Sakala, Edgar Lagarto, and lastly shoutout kina Marcel Kundaya, Michael Samurai, Jun Yutsu, Nel Vlog, at kay George Arisgado. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Okay mga katiyats, welcome back. Magandang buhay sa lahat. At shout out sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating mga avid followers at mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para meron kayong update sa mga bagong uploads. Okay, ang episode natin ngayon ay topic ay tungkol sa underwater treasure signs ng Yamashita treasures. Underwater or creek ay ginagamit ang mga signs na ito kapag kayo'y nag-treasure hunt sa gilid ng creek or gilid ng river, sa falls, sa waterfalls ay magagamit nyo ito. Kaya screen shot nyo na ito at i-compile nyo rin katulad ng mga ginagawa ko. Meron akong mga compilation ng treasure signs and symbol. Sinama ko na rin yung compilation ng aking father para meron akong resources or reference. Okay, so underwater treasure signs tayo. Una dito ay itong parang E na may kaparis na R na ganyan. Meron din itong variation, itong parang G and then R na naman. Ayan, at isa dito, ito ay common, that means creek or river, pero maiksi ang kanyang gitna. Ang river kasi ay ganyan yan, at itong isa ay paganyan. Yan ang river. Itong letter H, kapag may makita kayo na ganyan, na may katabing line, nagsasabi yan na ang tunnel ay nasa tubig or ang item ay nasa loob ng tunnel pero submerged in the water. Kaya ang sign na ito ay pwedeng hindi sa river, hindi sa creek. Pwedeng sa tabi, sa gilid kasi mayroong tubig. Meron din yung variation, ang edge na may dinikit na M. Ganon din yan, tunnel or item submerged underwater. Okay, patuloy tayo. Itong parang letter J, may guhit na maliit and din tatlong guhit. Treasure underwater. Nasa tunnel siya. Kaya pwedeng underwater cave ito. Nilagay sa halimbawa, ito yung tubig. Meron siyang underwater chamber at dito nilagay sa loob. Yan ang J. Kapag nasa lupa yan na J, ang J ay means tunnel beside the rock, beside the tree. Ang tunnel ay malapit sa kahoy kung sa bundok. Pero kung sa river yan makikita, means a treasure in the river or water. Ngayon itong kasunod ay K, greater than sign, baliktad na B at K. Yan ay treasure underwater.
At kasunod nito, meron tayong parang jar. Ayan, pressure underwater yan, pero merong isang variation yan. Yung parang sibuyas lang, mga ganyan. Itong pangalawa, ito'y in the bottom of the river. Malalim ito, itong pangalawa. Okay, so merong parang letter T. Ayan, and then may maliit na line na nakaslant underwater. Lahat ng ating ano dito, ito drawing ay underwater or creek. Masign ito sa tubigan, nilagay ang item. Okay, patuloy tayo kasi marami ito. Itong parang number 6 na ganyan, gumanyan. Treasure underwater. Itong cross na nakatagilid na mahaba, treasure underwater yan, at merong variation yan, yung makapal na cross na nagaganyan ng pagkaukit. Bali, dinubli ang ukit, makapal siya. Yan ay treasure underwater. At pwede rin yung cross na nakatayo kapag nasa gilid ng creek yan o river, yan ay treasure under water. Pero kapag sa bundok yan, treasure under yan. Ang cross na yan. Okay, next is JY at 2. Yan. Treasure underwater. Aha. Magtaka tayo bakit merong minsan mga letra. Ganyan talaga yan. Meron silang mga codes. Letra na ginagamit. Meron ding pagkasulat niyan na ganito. Ang Y ay paganito ang pagkasulat. Pareho lang yan. Pareho lang ang kahulugan ng dalawang yan. Okay, itong isa, very common ito. Yan. And then merong X sa baba niya. Treasure underwater. Yang parang spring mismo, itong sa itaas, yan ay tubig. Kaya treasure underwater. Ito naman variation of creek sign. Nilagyan nila ng wavy line and then straight line na naman and then wavy line. Treasure underwater pa rin yan. Itong isa ay literal in kanji na treasure in the river. Yan, or in the creek. Ito naman kasunod, variation yan ng treasure in the river na nakaganyan lang. Okay, so maganda ito kasi sinegregate ko na, hindi yung aluhalo kasi hindi nyo yun matandaan. Itong pangalawa, baliktad na T, may dalawang guhit na maliit and then parang T din nagaganyan. Treasure underwater pa rin yan. Okay, so patuloy tayo. Itong 7M, yan ay treasure underwater sign. Ang mga symbol na ito ay mga nangakuha na ito. May nakakuha na kaya nailagayan sa mga kodigo ng mga treasure codes. Kaya nasabi na ganyan pala yan kasi may nakakuha. Okay, ito naman literal na isda. Ganyan lang yan. Pangit lang yan ang pagkagawa. Yan ay treasure underwater. Itong parang duyan. Parang duyan siya eh. Ulitin natin. Ito. Tapos merong bilog. Kapag nasa gilid ng creek yan or gilid ng river, treasure in the water. Pero kapag yan ay nakita nyo sa bundok, sa ibabaw ng bundok, ang kahulugan niya ay treasure at the back of the rock or treasure in the north side. So merong pagkadubli-dubli ang kahulugan niyan. Itong kasunod, XC
at the Treasure Underwater pa rin siya. Itong parang ahas na nakatayo. And then my dot. Yan, Treasure Underwater. Meron ding variation yan, yung parang S. And then nilagyan siya ng linya na nagaganyan. Treasure Underwater. Itong numero na 31. And then nilagay sa loob ng circle, Treasure Underwater. Lastly, meron tayong 17. Dito na natin ilagay sa gilid. Dito na lang sa may gitna. 17 at Z. Yan. Yan ay Treasure Underwater, mga katiyads. Kaya ito lang ang aking mga na-compile, pero marami pang mga Treasure Underwater signs na hindi ko na-compile. At maganda na ito na reference nyo, na dala-dala nyo sa inyong gagawing maliit na librito, or i-save nyo sa inyong cellphone, screenshots nyo lang ito para meron kayong palaging dala-dala. At ako'y magpaalam na, mga katiyats, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag-subscribe sa ating channel. Sana ay swertihin kayo sa inyong paghanap ng Yamashita Treasures. God bless you all, ingat kayong lahat, at paalam!